Normal ang takbo ng mga sasakyan sa bahaging yan ng Skyway Stage 3 nang mag-counterflow at masalpok ng isang motorsiklo ang kasalubong na sasakyan. Tumilapo ng rider. Nayupi naman ang bumper ng nakabangga ang AUV. Nadala pa ang rider sa ospital pero namatay kalaunan. Sa statement ng Skyway, galing sa A. Bonifacio Avenue ang rider at umakyat ng off-ramp ng Skyway northbound na pababa ng NLEX. Sinubukan siyang harangi ng mga tauhan ng Skyway pero tumatakbo ng 80 kilometers per hour ang motor. 60 kilometers per hour ang speed limit sa Skyway Stage 3. Nakainom din daw ang rider na walang suot na helmet at mas mababa sa pinapayagang 400cc ang kanyang motorsiklo. Ikinalungkot ni Black Rider star Ruru Madrid ang mga sumulpot na usap-usapan matapos makuna ng video ang co-star na si Rio Loxin na tuloy-tuloy na umiiyak kahit tapos na ang eksena. Ang paglilinaw ng aktres sa report ni Lars Santiago. Nasa tent na at tumigil na sa pagrolyo ang kamera. Pero hindi pa rin mapigil sa paghagulgol ang veteran actress na si Rio Loxin. Yan ay matapos kunan ang isa sa mga eksena sa top rating action series sa GMA Prime na Black Rider. Kasunod nito, lumabas ang balitang nahirapan umanong huminga ang aktres at wala umanong medic sa set para umalalay. Pinabulaan na ng aktres ang batikos na wala anilang medic sa set ng Black Rider. Wala pong kapabayaanan na nangyayari sa set ng Black Rider. May medics po kami, meron po kami mga ambulansya, meron kami mga security officers. Wala po, alagang-alaga po ako sa set. Wala pong untoward incident. May medic at ambulansya na naka-standby at tumulong. Pero hindi lang daw niya kailangan ng medic noon. Hindi po ako inatake ng hika. Wala po akong hika. Hindi rin po ako nagkaroon ng anxiety attack. Wala pong ganon. Yun lang talaga. Mabigat lang po talaga yung eksena. Paglilinaw niya, hindi siya agad nakabitaw sa napakataas na emosyon sa mga kinuna nilang eksena. Eh since naka-pang-apat na siya, masyado nang mataas yung emosyon ko na pagdating doon sa ika-fourth scene, hindi ko na siya mapigilan kahit after the scene. Si Ruru, ikinalulungkot ang kumalat na fake news. Imposible pong walang medic sa set dahil hindi po natin alam kung ano po yung mga pwede mangyari sa atin during dun sa time na nagtatrabaho po tayo. At the same time, meron tayong naka-standby na mga kapulisan, firefighters. Isang araw si Ruru sa mga minsan ang natulungan ng medic sa set nang magtamo ng knee-injury noong Agosto habang ginagawa ang isang stunt. Panawagan niya ngayon, itigil na ang pagpapakalat ng mga maling balita. Lars Santiago, nagbabalita para sa GMA Integrated News.